alay sa mga ito. Okay? Sabi ko naman, sa ayon po sa analysis, God and man separated by sin. Okay? God and man separated by sin. Okay? Ano ang solusyon sa separation na ito? Kagaya ng nabasa natin, kulay lang natin ang pagbasa sa banal na kasulatan, ang sabi, yet now had reconciled. Okay? Pagkakasunduin, pinagkasundo sa pamagitan ng kanyang, ano? Kanyang katawanan. Okay? So, yung pagkakasundo ng Diyos at ng tao ay sa pamagitan ng katawan o ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, sabi niya, yet now hath He reconciled in the body of His flesh through death to present you holy and without blemish and unreprovable before Him. Sabi po ng banal na kasulatan, sa Tagalog po natin babasahin, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Sa Colossians chapter 1 verse 22, ang sabi po ng banal na kasulatan, gayunman, ang kayo ay magkaaway, nakakahiwalay sa Diyos. Ngayon naman, ang sitwasyon ang sabi, gayon may, ano, pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Kung tunay na kayo'y namamalagis, pananampalataya, na nababaon, tibay, at di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa sino ng langit na dito ako si Pablo ay ginawang ministro. So makikita natin ang naging solusyon sa paghihiwalay ng Diyos at ng tao ay ang ating Panginoon Jesucristo na siya ay bagamat Diyos ay nagkatawang tao upang ang kanyang katawang tao at ang kanyang dugo ang siyang maging kabayaran na pumagasa ng peace offering. Okay? Para pagkasunduin ang Diyos at ang tao. At ito yung sinasabing religion. Yung reconciliation ay ito po yung natawag na religion. Muling pagkakaroon ng ugnayan ng tao at ang Diyos. At hindi pwedeng magkaroon ng ugnayan ng tao at ng Diyos kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong si Kristo. Kaya ang tunay na reliyon si Kristo. At tayo ay nakakasama sa reliyong ito sa pamamagitan ng kanyang pagtawag. Kaya nga tayo mga tinawag ni Kristo. Kaya tayo ay iglesia ni Kristo. Mga iglesia ni Kristo, mga tinawag ni Kristo upang ipagkasundo sa kanyang Ama. At siya, pagamat Diyos, nagkatawang tao, at sa pagiging tao niya, ini-offer niya ang kanyang sarili, inihandog niya ang kanyang sarili sa kamatayan, mabugo ang kanyang dugo, bilang kabayaran ng ating mga kasalanan upang tayo ay maiugnay niya sa kanyang Ama. May illustration pa yata dito. Sabi po, makikita natin yung God and man separated by sin. Makikita natin yung things in heaven, yung things on earth. Makikita natin ay binigyan ng peace. Pinagkasundo, pinagpayapa sa pamamagitan ng krus ng ating Panginoong Kristo at sa pamamagitan nito nabuo yung tinatawag na reconciliation. Si
Kristo ang ating naging padrino. Yung kanyang kamatayan sa krus ang naging peace offering para tayo ay ipagkasundo niya sa kanyang Ama. Natatandaan niyo, ating Panginoong Kristo mismo nagsabi sa Juan chapter 14 na sinasabi niya, I am the way. Ibig sabihin, there's no other way. Na walang ibang daan. Dating daan, tamang daan, there is no other way. Sabi ni Kristo,